Atlanta Hawks will sign Lance Stephenson. So let's have a short video about him. A 6'6" shooting guard from Brooklyn, New York. He's only 31 years old right now, born on September 5, 1990. High school pa lang ito ay nagtitrend na talaga siya. Hinamo niya noon ng one-on-one si OJ Mayo. And then he attended Lincoln High kung saan nabigyan niya ito ng kampyonato. Back-to-back title sa kanyang sophomore at junior year. Tapos back-to-back player of the year din from the New York Daily News. Hindi siya nakasama sa under-18 roster ng USA dahil nga daw sa chemistry issue ng team. Pero grabe yung recruiting process kay Lance ng mga college schools noon. Ang kanyang choice, St. John at Maryland. Pero sinabi ng tatay niya na Maryland at Arizona yung kanyang piliin. Pero ang nasa isip ni Lance ay Kansas. Pero dahil kay Xavier Henry ay hindi ito nabigyan ng scholarship. Kasi sobra yung limit nila sa NCAA. And then, nagkaroon ng kaso yung kanyang tatay na sexual assault. So, ang ginawa ng court kay Stephenson ay nagkaroon sila ng financial agreement sa University of Cincinnati. At dito siya naglaro for 2009 to 2010 school year. Ito lang ang kanyang taon sa college at nakapag-start ng 32 out of 34 games, averaging 12.3 points at 5.4 rebounds per game. Tinanghal siya bilang Big East Rookie of the Year, kaya pinagpaliban niya na ang nalalabing taon sa NCAA, 3 years pa yon, at nag-announce sa 2010 NBA Draft. He was selected by the Indiana Pacers 48th pick overall. Sa kanyang rookie year sa NBA ay hindi pa ito nabibigyan ng opportunity at nakapaglaro lang ng 12 games with 3 points per game. Ganon din sa kanyang second year, pero pagka third year at dahil sa injury ni Danny Granger, ito ang kanyang breakout year. He averages 8.8 points at 3.9 rebounds. Tapos, mas nag-improve pa sa 2014 season with 13.8 points, 7.2 rebounds at 4.6 assists per game. Dito din yung taon kung saan siya nakilala, lalo na yung matchup nila ni LeBron James. Bakit niya nga ba hinipan ang tenga ni LeBron noong 2014 Eastern Conference Finals? Ayon kay Stephenson, marami daw serious moments yung series na yon. Ang plano niya lang daw talaga is magalit si LeBron, mawala sa focus at gusto niyang manalo. At tinatry niya daw lahat para mapikon si LeBron. Naging mag-teammate ang dalawa sa LA Lakers, pero hindi naman daw nagsisisi si Lance na ginawa niya yon. Sobrang laas naman daw talaga ni LeBron, kaya gagawin niya ang lahat, mapikon lang ito. At ngayon naging memories pa sa kanya at kay LeBron. Di niya din daw alam ba't ganun yung naisip niya dati. Magkaibigan naman ang dalawa off the court. After ng kanyang Indiana stint ay nag-sign ng 3-year, 27 million contract sa Charlotte Hornets. Pero dahil sa injury, naging trade asset na lang ito ng mga teams. Bouncing from Hornets to Clippers, Grizzlies, Pelicans at Timberwolves. And then, naging free agent ito, tapos binigyan muli ng pagkakataon ng Indiana Pacers. He played for the Pacers for 2 seasons again, pero dinecline niya yung kanyang 3rd year team option para sumama sa LA Lakers. Okay naman yung stint niya dito, pero bago matapos ang season ay nagkaroon ito ng injury at hindi na muli kinuha ng team. Kaya napadpad ito ng CBA where he became a superstar. And then this year ay nasa G League ito para sa Grand Rapid Gold. Sobrang impressive ng ginagawa niya dito at napansin ng Atlanta Hawks. Bibigyan muna siya ng 10-day contract at dahil maraming players ang nagkaka-COVID, umaasa sila na magiging mabigat ang contribution ni Lance Stephenson. Atlanta is just 14-15 after ng surprising season last year. And tingin ko naman magiging maganda ang performance ni Lance at sana mabigyan ng contract for the rest of the season dahil pangatlong beses niya nang makakasama ang head coach ng Atlanta na si Nate McMillan. Ibig sabihin, player niya talaga ito at alam niya ang capabilities. Good luck, Lance Stephenson. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.